And the multitude said, "This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee." Pray pa naman, ma'am. Salamat sa being to Lord na kami narito, Panginoon. Mag-aaral muli yung salita, mga salamat last week, Panginoon, na magandang mensahe about the healed blind man, Lord. We pray na kami po ay magpala ngayon sa aming pag-aaral at mga other prayer requests namin, Panginoon, mga kalasugan, Panginoon, i-reserve po ang bawat isa. Maging malusog, Panginoon, para kami makapaglingkod, especially mga kabataan, Panginoon, sila ay handa, Panginoon, sa kanilang future ministry. At even now, Panginoon, handa niyo po sila at gamitin sa maraming area po ng kanilang buhay, Lord, soul winning. At least dito, makasuporta sa church, magpag-aral sila ng maayos, mga plano nila kanyang buhay upang makapaglingkod nga po sila maayos, hindi basta-basta na lang the future. So we pray, ganito po mga adults, ay mga kalamdaman, Panginoon, kailangan ng comfort, encouragement, Panginoon, makakuha namin encouragement namin sa inyo, sa inyong mga salita, sa mga ginagawa dito sa mga iglesia, Panginoon, kahit pang lahati at ang mga kaibigan din po, Lord, mga churches, Lord, na nalahan niyo din po, mawi namin sila sa kung saan dapat namin sila mawi, Panginoon, sa mga doctor, Lord, na hindi pa medyo pinapasok kami, Lord, ng false teaching, matagal na. So we pray na mabawa niya po ang bawat isa, Panginoon. Kaya po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, good evening po. Okay. So, very famous story. Okay. So, nung kami po ay Catholic pa. Okay. So, kasi maganda rin yung ano eh. Kasi actually, sabi rin sa Bible talaga, mayroon sila mga feast para may maalala yung mga na nangyayari, di ba? So, yun nga, problema nga. Puro ganun lang, walang... Tapos, ang daming kumikita dun eh. Ganun eh. Tapos, hindi naman sa hari talaga si Jesus. No? Pero, we have to admit, minsan may mga magandang ano din. Yung mga memories na ang kaso, bandang huli, sasabit sa ano, gagawing lucky charm, yun, mga hindi maganda sa Catholic. No? Anyway, ayun yung kwento, okay? So, umpisa natin, ano nangyari? Mas mag-udo tayo ng kwento, ng lesson dito. Kasi last week, maganda yung aming, ano eh. Kasi ang kwento last week is yung two blind men. Okay, yung pinagaling ng Panginoon. Lahat, bawat isa dun sa mga verses may aral eh, applicable sa atin. Okay, so ganyan ang ginagawa natin. Thursday. Okay, so saan ba ang ano, ang napansin niyo yung Panginoon, ang anong nung earthly ministry niya, ano ba yung kanyang itinerary? Napansin niyo ba? Kasi nasa 21 na tayo ngayon. So ang Mateo hanggang 28 lang. So malapit na tayo. Kasi ito na yung triumphant entry. Later, papatay na siya. Okay? So tapos na yung mga iba. So, kung napansin nyo yung Panginoon, ano ginagawa niya? Ano? Ikot-ikot. So, nung Old Testament, mayroong parang ginawang ganyan. Hindi na nagkakamali si Samuel. Ibig sabihin, talagang nag-preach siya dito, nag-preach siya dyan. Ang tawag nga doon, circuit preacher eh. Yun yung term ng King James. So, circuit, ibig sabihin, paulit-ulit siya sa ibang lugar, pero siya ay gumagala. So, biblical din yun minsan. Ha? Ibang evangelist, ganun ginagawa. Kasi, okay naman yung magstay sa isa, sa isang lugar, yung pastor, ganun ginagawa. Pero mga evangelist, they go from place to place. Okay? So sa Jerusalem, may paulit-ulit na nanggaling doon, pupunta siya doon, naalis siya doon. Okay? Pero walang duda, kung pinag-aaralan niyo yung Jerusalem, isa yun sa mga nung bagong Kristiyano ako, nakapuzzle, ba't lagi na tayo pag-aaralan yun? So kahit yung mga ganyang edad, hindi nyo alam, baka Jerusalem na naman. Kaya iba ngayon, ang daming gusto pumunta doon, hindi naman kailangan, no? Pangarap ng mga ano, doon. Hindi naman ganun, pero definitely there's a place na kung saan maraming ginugol na panahon ng Bible. Okay? So hindi siya special in a way na yung place lang. Yung history of course, doon na nagalap yung maraming events.
So well, there's nothing special about the place lang, physical. Parang nung maalala nyo, may napunta ako sa high school namin. So parang kaya gustong-gusto pumunta dun dati kasi nga nami-miss ko din yung place. Eh dun ako from ano eh, from preschool hanggang high school. So tinitingnan ko yung mga place, yung ibang place ganun pa rin. Pero iba marami na nagbago, ibang building, kinalas na. Okay. Tapos pag andun ako ngayon, parang iniisip ko, pag nakapunta ako dun, mararamdaman ko ulit, parang magiging bata ba ako. Ganun yung mga ano eh. Pero hindi naman. Pero may mga naalala memories. Pero hindi actually yung place na nagpasaya sa'yo. Ano yung na... What are the things that you're longing for actually? Yung? Events, memories. Tama, di ba? So naglolong ka doon. Kaya nga itong mga bata, pag nakikita kong lumalaki, naalala ko lagi yung panahon na ganun din ako. Kasi si Peter, dati, si Daddy. Napagalitan ako niya kasi mahina rin ang kumain eh. Kaya minsan nagagalit ka pero minsan naintindihan mo rin kasi alala ko yun talaga wala kang gana eh. May ganung timpla siguro eh. Hindi katulad ni Stephen, pag walang gana yan may sakit yan. Okay, so yun, nakapunta ako sa place. Ang na-miss ko pala yung mga tao, yung mga anyway, walang special about the place. Pero nakakita natin sa Panginoon bakit balik siya ng balik sa Jerusalem. No? Kasi nga may sinabi din sa Bible, nakalimutan ko saan eh. Pero sabi niya, in Jerusalem must he die. Okay, dahil yung place na yun talaga ang dyan din nag-preach yung napakaraming preacher dyan sa lugar na yan, pinangaral kung paano nga ang Diyos ay gusto tayong gusto niya tayong makilala niya siya. Okay, sa Old Testament pa. So sana nagbabasa kayo ng Bible nyo. Okay, kaya meron tayong Bible quiz. Dadagdagan pa natin yan. Big dad, yung gagawin natin. Magkakaroon tayo ng body-body. Okay? So para talagang magbasa kayo ng Bible. Hindi para hiyain kayo, para ano lang yun. Bukos sa para maging close din kayo. Okay, naiset ko na nga yung ano, grouping. Kaya body-body ha, si Daddy tsaka si Brother James. So ano lang yan, ipiprint ko kayo ng nang kailangan yung basahin. Okay, again, hindi naman yung ano, yung monitor lang natin kasi pag hindi mino monitor, hindi yan mangyayari. Okay? So si Brother James, si Daddy, si ano lang, yung dalawang mothers natin, kayo na lang ang body-body ha. Bible reading. So bibigyan ko kayo ng Bible reading. So check niyo lang, tanungin niyo, binasa ba talaga? Sige nga, dito. Ayun. Okay, tapos, yan. Ito, nagbabasa to eh. So, si James na lang, si... Wala ka ng, ano ah. Si Jamie na lang, tsaka si Stephen. Okay? Tapos si Jana, tsaka si Peter. Ha, kayo body-body, check nyo lang. Binasa mo ba yan? Pipirmahan mo. Okay? So, every time na nakikita kayo, so dapat sa isang linggo, nabasa mo yung datang mabasa. Okay? Sino pang wala? Johanna. Oo nga, si Pia, no? Huwag magkapatid, di pwede. Sige, kayo na lang ni Pia. Okay, Salin, tsaka si... Kaya lang ba Salin? Hindi, si Joshua. Ah, sige. Anyway. Dala lang sa chat, ha? Okay. Okay, magawa ko ng ano yun. Okay. TBD. TBA pala, to be announced. Okay? So, yan, ganda yan. Okay. So ngayon, ano special dito sa triumphal entry? Bukod sa triumphal entry nga tawag dito sa Bible. So, makikita natin yung kwento na kagaya naman ng kahit sino, di ba, si John the Baptist actually, si named before Jesus. Okay, kung alam nyo yung mga special event, okay, yung mga importanteng tao, alam nyo na isang beses lang siya pupunta doon, naalis na siya. Okay, paano naayos yun? Kasi may nag-send siya doon ng taga, alam nyo na, yung mag-organize, kung saan ako pupunta, ganyan. So, sa Panginoon, ginawa niya rin yun. Okay, para...
alam mo na, para maayos. So, tayo, ginagawa natin, nag-ocular, pag-event. Okay? So, anong ginawa niya dyan? So, meron siyang dalawang disipulo na hindi na pinangalanan. Okay? So, ang ginawa nila, saying unto them, go to the village over against and straightway you shall find an ass tied. Na called with her, loose them and bring them unto me. So, ito ay parang actually ito ay pagpapakita, no? So, marami na siyang pinakitang ano, miracles at kakayanan niya. So, isa na naman to. So, hindi siya natapos eh. At yung mga preaching na daming preaching dito eh. Nakikinig ba kayo ng mga sermon? Eh ako lang sa course ng ilang taon na ako siya na kalimutan ko. 17 plus, mag-18 pa lang. Okay? So, sa amin lang, sa amin pa lang. Sa amin, dami ko na narinig dito, laging ginagamit ito. Okay? So, maraming aral dito. So, ano daw nangyari? Pumunta kayo doon, may makikita yung ganyan. Ito yung gagawin nyo. Okay? So, ibig sabihin nito, naalala niyo ba si Samuel? Lagi ko naalala si Samuel kasi nga, isa sa mga nagbabasa ng Bible, oh, galing nito ah. Inisip ko dati yung prophet, pag nagsabi yan, oh, magaling talaga kasi nakikita niyo yung future. Yung kay Samuel na ginawa niya kay Saul, talagang specific, di ba? Oh, paglabas mo dyan, ito yung mga kasalubong mo, ilang number of tao, as ganito yung dala-dala nila. Tapos, mag-prophesy sila, pati ikaw, mag-prophesy din. So, ganun ka-specific. So, nakikita natin ang knowledge ng mga lingkod ng Diyos, ganun, no? So, ang ginawa dito ni Jesus, ganun din, at inutusan pa niya yung mga taong to, at, nabanggit ba dito? Hindi na. I think sa Luke yun, no? Yung sinabi ng Panginoon, oh, ano sabihin namin pag ano? Di ba? Kasi hindi naman sa kanila yun, yung... Yung nga, so sabihin nyo lang, kailangan ng Panginoon, kailangan ng Panginoon. Papayagan niya kayo at nangyari nga talaga, no? So again, yan ay pagpapakita ng hindi lang knowledge. Kasi minsan ang ano natin sa Panginoon, kaya minsan di tayo close sa Panginoon. Okay, napansin ko lang ha. Kahapon, sulwinig akong mag-isa dun sa Ultigas ulit. May dalawa lang yung na-save. Kasi iba planted seed. Kaso yung isa, yung girlfriend niya, dumating taga-Victory. So, hindi ko alam bakit ganun yung reaction, pero alam ko na rin eh. So, parang di masaya eh. So, parang siguro iniisip niya parang na ganun siya. Ganun, may mga taong ganun, di ba? Sa halip na matuwa ka dahil mali yung attitude mo about church, di ba? Kasi sabi ko, save na rin siya. Mukhang save naman. Kasi parang di nga siya masaya na save yung boyfriend niya sa akin pa. Parang ganun. Kasi matagal na sila yung boyfriend, tapos... Eh, sa Victory, hindi naman sila nag-soul winning dun ng ano eh, katulad ng ginagawa natin. So, nung ko-converse kami, habang nag-uusap kami, kasi binibigyan ko na ng tip, kasi Christian na rin eh, kahit paano. So, binibigyan ko ng mga tip na, alam nyo na, next step, no? Okay? Mga soul winner. Yan ang ano natin, ha? Pag ligtas na talaga at nakita mo, next step. So, inano ko siyempre yung Bible version. Okay? And then, yung music, and then, mga tips lang para pag-isipan niya pag-uwi niya. Na nasa tama ba akong church, no? Yan. So, napansin ko talagang pinagmamalaki niya. Okay? Napakaganda talaga dito. Ito naman, lagi organizing niya. So, pero, pagdating sa Bible, yes. Hindi niya alam yung version naman. Hindi niya alam yung version ng Bible. Basta hindi kami King James. Alam niya hindi King James. Pero hindi niya alam kung ano yung version ng Bible. Sandali lang. Okay, naalala ko, batang-batang Kristiyano pa ako. Hindi, yun ang nung na-brought up sa akin yan. Hindi na nawala sa utak ko yun. Iniisip ko lagi anong pinagkaiba nito. Kasi nga sa atin, sa Baptist, sa Diadem, King James. Talagang hardline kami dun. So, I thank the Lord for that. Okay? Ba't ko nasabi yun? Kasi nga, may mga Kristiyano na yung pagkakilala mo sa Panginoon, hindi ganun kasi yun. Naalala ko kasi, ang dami niya sinabi, ang dami niya nalaman about church, pero actually, alam ko na lahat yung sinagasabi niya, at alam niyo yung mga pinagasabi niya kung saan ang galing. Doon nga, sa mga paulit-ulit na sinasabi lang dito sa pulpit, sa mga
mga GCF, BCF na yan. Tsaka nababasa mo rin sa mga saan-saan. Inuulit lang, inuulit, regardless kung galing ba sa Bible yun. Sabi ko, lahat ng tao may pag-asa pang maligtas. Kami siyempre eh. Bakit po eh, mayroon po sa Bible na ganito. Ay, meron ba? Pero hindi niya aaminin na mali siya. Yun ang problema. Ang hirap ng tao na hindi mo aminin pag nakitang, na, alam mo na, na-brought up na mali, ay mali pala ako. Anong gagawin ko dito? Eh, kailangan. Have to, alam mo yan, best foot forward. Anong pinoprotektahan mo? Mas, ibig sabihin, mas mahalaga sa maraming tao yung kung paano sila mag-a-appear sa ibang tao, sa harapan ng ibang tao, kaysa naman na makilala nila talagang Panginoon. Okay? So, kasi nga, yung ginawa ng Panginoon dito, parang pinapakilala niya pa rin yung sarili niya sa mga disipulo eh. No? Na ito yung kakaya kong gawin. Kasi minsan nakakalimutan natin yun eh. Kahit marami ng milagro ang ginawa sa atin ng Panginoon, minsan nakakalimut tayo. Ang dali natin makalimut pag ang buhay natin, puro na tabaho, puro pera. Kasi mga kasama mong sa napakarami natin nakakasama, no? Mga classmate natin, mga kung sino-sino pa yan, mga business dealing natin, na alam mo, tingnan mo sa buhay nila, parang wala silang kalam-alam, pakialam sa Diyos, sa Bible, wala, walang pakialam. At even worse, ginagawa pang katatawanan. Pag ganun, yung mga bata, na shake na yung faith, alam mo, dahil ginagawa lang katatawanan, siguro wala talagang kwenta to. Ganun yung mga bata. Sabi ko kasi, nung una, nung bata ako, malakas akong mangasal. Natutunan ko sa kuya ko. Naintindihan ko paano mangasal ng tao. Pero dumating sa buhay ko na, ba't yung nga ba ginagawa to? Nung, what am I trying to accomplish here? Wala eh. Pero naintindihan ko yun, kaya pag nakikita ko sa ibang tao, minsan natatawang na asal din ako eh. Kasi nga, anong ginagawa mo? What are you trying to accomplish? Mga pang-asal ka lang, okay na. Diba? So, gusto ko makilala natin ang Panginoon sa pag-observe ng kanyang mga salita. So, doon pala ako nag-focus kahapon. And, wala. Pero yung boyfriend niya, mukhang okay na okay. Tawa ng tawa eh. Parang asaya niya eh. Dalawa lang yung naligtas, parang yung lalaki. Ewan ko ba't walang naligtas sa babae. Dati, puro babae naman. Okay? So, ano nang ginawa dito ulit? Balik tayo dito. Bakit niya ginawa yun? Again, sa Matthew, paulit-ulit to. Na may gagawin ng Panginoon at sasabihin ng Bible, bakit niya ginawa to? I-explain niya. Ano yung sagot? Para ma-fulfill that was spoken of the prophet. So, na-tackle lang natin bakit importanteng ma-fulfill niya yung mga prophecy para maniwala tayo. Okay, again, hindi lang yun ang paraan para tayo maniwala, pero sa case niya talagang dahil, alam niyo na, mag-focus tayo sa kanya at marami tutulig sa kanya. Paano natin, alam mo na, paano makapaglaban yung pananampalataya natin kung wala man lang siyang iniwan sa atin na medyo mga ganitong case, mga ganitong scenario, at ganitong mga proof. Okay? So, dapat meron. At nangyari nga yun. So, anong sabi dito? All this, okay, basa po, ready, go. All this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughters of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a foal of an ass. So parang maliit na, so parang anak. Okay, so saan yan? Sige nga. Ano ba yan? Saan yan nasulat? Isaya. Zechariah. Okay. Hindi na ko nung ano eh. Anyway, hindi ko rin abisado eh. Bible ko konti ang ano, reference. Dito yan eh. Ayan o, oh, galing. Zechariah 9. Verse 9. Okay, sabi dyan, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just, having salvation, lowly and riding upon an ass and a colt, and upon a colt and a foal of an ass. So, pareho, di ba? Kinote lang ni Matthew.
So, anong ibig sabihin nung ngayon? So, again, yung isa naman na kausap ko ng mga Zionist, nabanggit ko na ba? Hindi pa ata, no? Ngayon ako ngayong, doon alam ko na yung sagot, binigyan ako ng cash ng resource niya na ang Diyos ay may plano pa rin sa Israel. So, dahil nga ako hindi ko naman gusto siyang maging, hindi ko na sabihin pangalan. Okay, kapatid natin na hindi ko naman masyadong na-close pero naka-internet ko sa Facebook. So, kaya siya may plano para ang Diyos sa Israel. Totoo naman yun. Okay. Sabi ko, oo, pero hindi positive. Okay. So, ang hirap silang tanggapin yun. Pero anyway, share ko na yung documents niya pagkatapos ko. No? Kaya sabi dito, malinaw, okay, para sa mga Kristiyano, hindi tayo audio. Sa mga Kristiyano, ang portrayal kay Jesus in the Old Testament and New Testament, hindi siya yung sinasabi ng mga Udyo na talagang political leader na papalayain sila na siguro parang David or parang Napoleon or parang Hitler. Hindi ganun eh. Ayun sinasabi dito, di ba? So, tandaan natin ito mga Kristiyano. Ganyan si Jesus sa Old and sa New Testament. Ang kanyang gagawin daw, siya ay hari, pero siya naman ay meek. At ano ba yung ass? Ano yung fall of an ass? Pero significance nun. Kung hindi nyo alam, okay, pero alam nyo yan, di ba? May mga pelikula, di ba? Malala nyo si, sino ba yung, si Solomon, di ba? Nung si Adonijah ay, alam mo na, nag-ahari-hari yan na kasi matanda na si David. Anong ginawa ni David? Sinakay niya si Solomon sa kanyang talagang kilala ng tao. Ito yung ito yung horse ni David. Okay? So may significance. Pag sino nakaupo doon, uy, parang ngayon, sino naka-Porsche? Matindi to, di ba? Kasi doon nakasakay sa matinding kabayo. Ganun din yung kay, naalala niya sa Book of Esther, di ba? Sino naman yung sumakay doon sa kabayo? Sino yung tinaas ng hari doon? Hindi ka patapos doon eh. Sa Esther. Yung bida doon. Si Mordecai. Very good. Di ba? So, gusto ni Haman siya. Kaso, siya ang tina si Mordecai. Isa yun sa mga high pagtataas sa tao. So, yung tinataas ang tao, isa yun sa mga sign. Dapat nakasakay ka sa isang, sa ating nga ngayon, kotse, di ba? So, pag sumakay ka sa presidential, car, di ba? Ang punta ating tao to. Babali tayo ng mga paparazzi. Pero wala naman tayong pakialam dun, di ba? Okay, so bakit si Jesus nakasakay? Hindi sa stallion, di ba? Nakasakay siya sa, so yun nga, ibig sabihin to, humble and meek. And actually, lahat ng nakita natin sa Bible from today, itong chapter nito, so baka iba si Jesus sa kabayo? Hindi. Ito na yun, nakasakay siya. Karamihan nun, naglalakad siya. Lahat pala. Naisip ba kayo? Wala, lakad siya. And he walked. Tumakbo sila, lumakad. Puro lakad kasi ordinaryong mamamayan ang lingkod ng Diyos. Yun, ganun po ang lingkod ng Diyos. Hindi tayo yung sa society talaga naman tinitingala. Ano lesson doon? Maganda to, no? Isa sa mga nangyayari sa atin. Kaya hindi makapag-decide ng tama yung mga Kristiyano, mga kabataan, kahit kami mga adult, no? Minsan nagde-decide ng kasi dahil sa insecurity. Minsan pag na-insecure ka na, alam niyo ba insecurity, mga bata? Diyan, alam mo na insecurity? Ikaw, Stephen. Ano 'yun? Yung feeling of insecurity. Yung feeling na hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapapahamak. Security yun. Anong security? Insecurity. Kabaliktaran, di ba? So, anong ginagawa mo dyan pag insecure ka? Normal yan sa mga bata. Madali ka talon eh. Yan, di ba? So, hindi naman sa'yo,
Oo, katulad yan, si... Why, hindi naman ano si Jana, di ba? So, yan naman ang ano si... Especially yung mga bata kasi kami, yung... Si Sheryl, hindi yan masyado tumaba eh, di ba? Pero may time din na taba nun, naasa namin eh. So, minsan, hindi para sa iyo yung isang bagay. Kaya natin, iba nun, ba't napakatalino niya? Bakit ako hindi? So, dahil doon, anong gagawin mo? Yung mga matalino naman, gagamitin yung insecurity ng iba para masunod sila. Totoo yan, kahit sa school, kahit saan. Okay? Naniwala kayo yung iba kanina, medyo ginastasan ko lang itong family ko. Kasi napadaan na rin kami doon sa mesa, kumain kami sa mesa. Hindi na masyado mahal doon, di ba? Pero maniwala ka daw, sabi nung ibang, kasi hindi natin alam. Mayayaman tao daw, kumakain niya minsan sa mahaling restaurant, hindi para makakain ng masarap na pagkain. Anong dahilan? Ibang pakitang tao, di ba? Tapos pipicture pa, ipopost pa sa Facebook. So, yun ang totoo. Mayabang yung insecure. So, kaya ang pinapakita ng Panginoon dito sa atin, ano? Paano hindi tayo mag-decide? Hindi naman natin kailangan gawin, magkaroon ng mga ibang bagay, di ba? Kaya pinapakita ng Panginoon sa atin na siya nga mismo, hari. Na tunay na hari, hindi lang ng time nila, hanggang ngayon, later, especially. Sa millennium and after the millennium pa, siya ang talagang hari. Sa maraming tao ngayon, hindi naman siya hari eh. Huwag kong sabihin mo siyang hari, parang ano lang, labas lang sa ilong. Alam niyo ba yung sabihin na? Pakitang ewan lang. Pero ang pagkahari ng Panginoon, talagang pagbinasa mo yung Revelation, ay pambihira. Papatayin niya yung mga kalaban niya. Ganun yun. Hindi pinipreach yan sa iba eh, di ba? So, hindi rin nila alam eh. Kung alam na nila, hindi nila gusto yung ganong portrayal. Pero yun ang Panginoong Jesus. Okay, pero nung time na to, ang nakita nyo ba yung ginawa niya? Nung time na yon, humble siya. Okay? At mix. So, ano yung sabihin sa atin nun? Hindi tayo dapat masiraan ng loob. Pag tayo ay, ako, sabi nga sa inyo, nung nagkaroon kami sa akin, parang feeling ko, yaman na namin. Pero pag pumaparaan ako, parang naawa ako sarili ko. Parang kikintab ng mga ano nito. So, minsan naisip ko, parang tayo mga, ano, lagi tayong underdog. Lagi rin sinasabi ni Pastor dito eh. Pero, yun nga, ang pinaka-encouragement sa atin, tayo nga mag-ahari. The millennium. Amen? So, itong mga Kristiyanong victory-victory na ito, yun, yaman nila yun. Pero, tinanong sa Bible, zero eh. Hindi naman, siguro two. Kaya, minsan, hindi victory. Tapos sabi, tinatanggi pa eh, nang galing ako dun sa ano, di ba sa Galilea nga, dun daw sila umata, sabi niya. Hindi, wala nang nag-headbang dun eh. Pambira, galing kami dun eh. Narurinig namin, ito yung building namin, pag nag-lunch kami eh. Dumadagundong dun eh, hindi mo lang siguro alam. But anyway, nang hinahin, pinag-pray ko yung taong yun, na ano kasi manager eh. So, sana lang, yun nga, minsan tayo, isa-isa lang, isa-tanim lang ang tanim. Dahil makikita at makikita rin nila yan. Ang hirap kasi sa minsan sa kanila, wala silang naririnig na mayroon palang mga baptist, may mga tunay palang lingkod ng Diyos. Foreign sa kanila, kaya pag may na-encounter sila, hindi naman. Parang, wala ko narinig, wala nakita. Okay? So, tandaan niya, mga bata, especially tayo, hindi ko alam, baka si Jamie maging successful. Ano ka na nga ba ngayon? Maganda yun. Pakayaman-yaman hanggat kaya mo, pero hindi yun ang target mo. Dahil possible din. Very possible. Pag ang taas ng expectation mo sa sarili mo, expectation, tapos gumanyan ka, sabi mo, failure ako. Ang daming ganun sa Mother Church. Hindi mo alam, ang hirap ng i-approach din. Kasi nga, kitang-kita mo na sa kwento nila, hindi din naman aaminin. Hindi nga sabihin na, Pastor, ang ano ko, frustration ko sa buhay, hindi nga sabihin yan eh. Lalo yung talagang medyo nag-backslide. Ang hirap, turuan. Hindi na atin, no, itatago pa yung ano.
Hindi, okay lang ako. Hirap nang ganun, okay. Hindi ka nga okay. Anyway, so yan, yan ang encouragement sa atin ng Panginoon. Siya yung una naghirap. Okay, nagpaka-humble siya, pero wala sa kanya yun. Dapat ganun din tayo. Okay, tuloy natin. The disciples went, ang ginawa nga yung sinabi sa kanila, and brought and asked. Wala nang sinabi, okay? Sa look, kompleto yan eh. Anyway, so nakita niyo yung picture, mga bata. So, as sa halip na stallion, alam niyo may stallion? Isa yun sa mga pinakamatinding, ano? Uri ng kabayo na madalas, yun yung oh, malakas. Kabayo ni Parako. Ayun, may bad. Andun ba? Well, hindi ko nabasa yun, ah. Amen. Okay, so... Na-imagine nyo ba? So parang humble na humble, parang yung inaayusan pa, no? Inaayusan. Tapos ang maliit na kabayo, no? Donkey. Alam nyo yung donkey, parang una nung kabayo, no? Inaayusan pa, no? Pero kahit na paano, yun ang maganda dito, mayroon din paggalang sa kanya, di ba? So I believe kasi nga, yung mga tao naman, kahit sa atin, eh, alam nyo ba yun na ginagalang tayo ng tao, mga Baptist, kaya katulad nung kahapon, parang gusto na akong anuhin, pero wala siyang, ano eh, nagtatabla sa'yo pag alam mo yung Bible. At alam mo yung history ng churches, alam mo kung saan nga nakatayo. Hindi pwede sabihin na kami, maya, kaya nga ano yan, banat nyo, kaya nga international kami, kasi ganun. Alam mo bang international yung Catholic? Yung mga kulto, hindi yun sa something na pagmamalaki mo, amen? Pag malaki mo, sabi nga ni... si Paul ba yun, Panginoon, nakalimutan ko. Si Jesus mismo, di ba? Naalala niyo yung napagpagaling, yung mga disipulo, sinend sila, 2x2. Yung pagbalik nila, nag-report sila, pambihira, Panginoon. Even the evil spirit, sa subject unto us. Galing! Yung sabi ng Panginoon, ano? At tuluan sila ng special lesson na talagang importanteng lesson. Eh, mag-rejoice kayo kung ligtas kayo. Siguro, parang pinapaano nyo, ginajab nyo si Judas nun. kasi nag-perform din si Judas na ano. So, kaya mas importanteng ligtas ka kaysa ikaw ay lusinong pasto, di ba? Okay. So, yun na. Yan, so, balik ako doon. So, ang mga tao, may paggalang yan sa atin. Kung tunay kang lingkod ng Diyos, kaya hindi ka dapat ma-insecure. So, ang Panginoon mismo, marami na nga siya ginawa eh. Pero, alam mo, ang tao nakakalimot. Ay, nagpanong ka, sige, gawin mo lang yan. May ganung attitude ng tao. Kaya nga sabi nung, sa Luke 15 ba yan, yung parable nung kay Lazarus. Yung Lazarus na isa, Luke 15 ba yun? Nasabi nung kapatid niya, oh, kailangan mo, isend mo si Lazarus dito para... Pag nakita niya yung patay na nabuhay, maniniwala sila. Ano sabi ni Abraham? Alam niyo ba yun? Sabi niya, Abraham, eh, they have Moses and the prophets. If they don't believe Moses, they will not even believe even if one, if a dead, rise up from the dead. Sabi ng Panginoon ni Abraham at that case, no? In that scenario. So, ganun din sa atin dito. Kaya... yung mga ginawa ng Panginoon, nakakalimutan na nila ang gano'ng kadakila, walang makakagawa nun. So, iba ay hindi lubusan na iniwala, pero still, meron silang paggalang. Kaya, anong nangyari dito? Okay? Itong scenario na to, imagine mo yung nangyayari sa atin ngayon. Katulad yan, mga victory, lahat yan, puro Jesus eh. Kanina, nadaanan namin yung GCF eh. Sabi nung, laki ng building eh. Tapos nakalagay doon, ano yung motto nun? No, know Christ and make Him known. Okay? So, yung, kahit yung Catholic, ganun naman ginagawa eh, di ba? Talagang, may mga pinaparada nila yung cross dyan. So, nakikilala ibang tao kesyo, ang Panginoon. Pero yun ba yung tamang pagpapakilala? Kaya, ang dami yung pag nag-soul winning ako, yung lagi yung binibigyan kong DNA. Yung nakikinig nyo ako mag-soul winning, yung style ko, di ba? Tatanungin ko sila, bakit kailangan mamatay ni Jesus? So, alam ko yan. Pwede. Ang tanong ko, bakit kailangan? Ibig sabihin, bakit requirement ba yan? O bakit din lang tayo ligtas lahat?
So lahat, wala pa ako nakakausap na talagang, kasi ganito yung explain niya, wala. E samantalang yun yung pinakaimportanteng bagay sa Bible para ka maligtas. Diba? So, ano nangyayari? So, pinapakilala ang Panginoon sa pinapakita lang yung surface, tapos ano nangyayari? Okay, Kristiyano na tayo lahat. Ano mangyayari nun? So, karamihan ngayon ng tao, ang magiging view sa Kristiyano, ganun lang kababaw. Okay? So, ganun ito yung nangyayari exactly dito. No? Ginagawa siya ng Panginoon, nasa as nula lang. Pero siya ay ginagalang, okay? So, at least ano yung paggalang, pero ano yung sinasabi dito? Parang preaching natin sa... Sana may preaching natin doon sa seven last words, yung I thirst, di ba? Binigyan nga siya ng tubig, eh, vinegar naman. Hindi man siya nasiyahan, di ba? So, at ang mga inaalay sa kanila dito kung ano na meron. Di ba? Uy, may branch dito. Uy. So, in a way, okay yung, again, yung ano yung pagkilala eh. Sa pagdating sa kaligtasan, hindi naghahanap ng Panginoon ng sobra-sobra. Hindi naman yung tinuturo ng iba na Lordship Salvation. Kailangan, Panginoon mo, dapat talagang isipin mo, susundin mo siya simula ngayon hanggang wakas. Doon, maliligtas ka. Wala na. Eh, kung hindi pa ganun yung knowledge mo, hindi ka naligtas. Pag dududahan mo ngayon yung kaligtas, kasi nga hindi ganun. So, ang believe lang. So, ito, ang ginagawa kong ano dito, ang gusto kong makita nyo is yung... sufficiency ng ginawa nila at yung kulang. Okay. In a way, okay lang. In a way, hindi. Okay. Tinanggap ng Panginoon. Nakita nyo naman, di ba? Hindi naman niya sinabing, uy, kuha mo ang stallion. Hindi. Umupo siya doon. Kasi nga, para ma-fulfill din. Para makita sana ng mga tao nung time na yun, sana naalala nila yung sigaraya. 9-9. Di ba? Wala. So, I believe yung iba na, ano na yun, nakuha nila yun. Kasi yun lang, doon lang sinulat yun eh. E binabasa nila to eh. At least yung iba. Okay? Ano tayo din. Hindi naman nagbabasa lahat. Pero yung mga nakabasa niya, yung faithful, makikita nila yun. Okay? Ito yung maganda dito. Sabi dito, may pagkakilala sila. Sabi niya dito, and the multitudes went before, and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Okay? At again, hindi kumpleto sa Matthew, pero sa, I believe, sa Luke, sinabi pa doon, nagalit pa yung ano, di ba? Sa Janata. Okay? Nagalit pa yung mga Pharisee. Sinasamba yan. Di ba? So dito wala nang sinabi. Pero, anong sabihin ng Hosanna? To the Son of God, to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. So, parang praise the Lord. Glory to God. All praise to him. Parang ganun yung Hosanna eh. So, anong lesson dito? So, yun niya. Sa mga, even sa mga batang Kristiyano, nakapansin niyo, mga bata, di ba? Lalang, kumanta tayo, kumanta. Okay, so maganda na yung masanay kayo na bakit ba natin kailangan kantaan si Jesus? Diba? Parang, noong panahon na nalalo si Saul, di ba? Pag malungkot siya, nag-aakila sila ng mga awit. Ngayon, sa ating ngayon, bumibili lang tayo sa ano. Saan ba yan? Sa Spotify, iTunes, di ba? So sa kanila, gano'n ang ano nila. So mga galing yung mga awit, napahinggan nila, sila ay maaliw na. Pero hindi dapat gano'n. Okay? Pero yun ang alam nila eh. No? Pero tayo yung nagpupuro mga bata sa Panginoon. Kasi deserve niya yun, una sa lahat. Kahit di pa naiintindihan lahat ng bagay. Yung wala mo intindihan niya, minsan kahit tayo, di ba? Pinutusan natin yung Philippine flag, tayo. Pinutusan yung bata, hindi naiintindihan yun. Pero kailangan niyang gawin yun. Diba? Kaya ang Panginoon, awitan natin siya, purihin natin siya. Kasi deserve mo yun, nakita natin dito na pinuri siya ng mga tao. Kahit yung mga later galit sa kanya. At dating yung panahon, yun ang maganda nun, pag ang magiging masaya sa end times, yun, no? Kapansin nyo ko, ngayon, underdog tayo, diba? At yung pinakamasaya sa end times, yung mga tunay na Kristiyano, kasi pag itinaas na si Jesus, makikita mo na ito yung inapin nyo, ito yung ministry present nyo, okay? Sasabihin yung Kristo na kung anong definition ng Kristo na gusto nyo, yung nagagawin nyo sa kanya. Paano babasto siya kahit ng mga katulindila, lahat ng kulto,
pag di nila binabasa yung Bible, kahit tayo ha, by the way, tapos i-represent mo siya, masabi mo, Panginoon mo siya, Kristiyano ka, inaatas mo yung sarili mo sa kay Jesus, kasi di mo dapat, ginagawa yung dapat mong gawin, okay? To some degree, pare-pareho natin binabasa sa Panginoon. Kaya, pero obviously, ibang level yung mga kulto, diba? Bandang muli sa yung pag binasa mo sa Revelation, kung paano siya pupurihin, talagang lahat, okay? Lahat, pati mga kaaway niya, pati mga nasa impyerno, pati si Satanas, luluhod sa kanya. Amen? So, ganun ang kanyang magiging victory in the future, and actually even now, kasi nga, hindi na naiintindihan ng mga tao. Okay? So, ito parang picture na ito na mangyayari. Kaya saya nito eh, kaya pag... Ngayon mo siya, magpalasmas yan eh. Pero parang naiintindihan natin ito, no? Pero anyway, pwede mong pag-usapan eh. Celebration, meron din. Sa mga anak na ng Diyos, di ba? Hosanna in the highest. So, anytime naisipin nyo ang sarili nyo dahil ala kayo ng Diyos, tapos parang nadadaong kayo, hindi dapat. Hindi dapat. Imagine nyo lang ito, mangyayari ito, nangyayari ito before. Ang pagpanginoon ay naitataas, naitataas din tayo, di ba? Hindi yung katulad ng, kami, atheist kami, Hudyo kami, Muslim. Muhammad, go Muhammad. Parang ano lang, eh, no? Parang basketball game lang. Yung iba, ganoon na atin yung sa religion, eh. Pero bandang ulit, talo talaga sila yun. Sino bang nabuhay ulit na propeta nyo? At Diyos pa. Kaya saan lang, di nga nag-claim ng Diyos kasi wala rin talaga, di ba? Okay, tuloy natin. And when he was coming to Jerusalem, all city was moved, saying, who is this? Tignan tayo nagtapos, and the multitude say, this is Jesus, the prophet of Nazareth and Galilee. So maraming aral pa dito. So, yung iba, yan ha, kasi presyo sa akin yung agabi. Medyo natanong ko rin yung ibang bagay. Well, nagtatangs ba kayo? Oh, syempre, nasa Bible yun. So, meron sa victory. Okay, so, yeah, nagtatanggol niya. Sabi, anong tangs ba yun? Yan dahil lang. Hindi natin naiintindihan yun, pero ikaw naiintindihan mo. So, wala, paano nangyari yun? Hindi ko naiintindihan, tapos, naiintindihan mo, tapos, hindi naiintindihan ng ibang tao. Anong language yun? Ganun kasi yung tinuturo sa kanila. Kasi nakakawa, di ba? Buti alam mo yung verse na sabi ko, the spirit of the prophet is subject unto the prophet. Kung ikaw ay nag-prophesy, katulad ko, oh, nag-preach ako. Oh, imagine nyo, hindi ko alam pinag-asabi ko dito. Pero huwag kang magulat ng mga ganun. May mga nag-preach, hindi nga alam sinasabi niya. Nasabi niya, ito ang sinabi ng Diyos, pero wala. Hanapin mo sa Bible, wala. Yun ang totoo. Ngayon nga, pag nadi-discover ko, pambihira naman mo ito. Even sa mga Baptist minsan, pero yung lalo na lang sa mga Pentecostal, diba? Kahit ano na lang, kasi yun ang narinig ko sa church, therefore, yun ang sinabi daw ng Diyos, yun ang sinabi, hindi ganun. Okay? Kaya tayo napunta doon. Kasi, kaya tayo napunta doon kasi, yung ibang kulto, especially mga Pentecostal, sila mahilig dyan na, Jesus! Ang mga tanga eh, no? Kala nila, naitataas nila si Jesus, di ba? May prayer battle pa sila. May prayer battle, bago yun, ano yung sabihin nun? Tapos mag-pray sila na sa may sabay. Pambira, no? Kaya si dwbc, masama natin, di ba? Kaya, kakamustahin ko ngayon eh. Di ba, nag-pray ako, sinasabayan ako eh. Oo. Ang mga to. Sinasabayan ka? Kasi nasaari sila ng confusion eh. Ano tayo napunta dyan? Ayan, okay. So, ang Panginoon, may papa siya kung sa paraan na gusto niya. Tama ba yun? Sabi ng isang philosopher, medyo, ano to, hindi Christian. Pero yung sinabi niya, makututo tayo, sabi niya. The essence of pleasure is that I get what I want in the way I want it. Okay, medyo nil-face ko lang ha. Pero naintindihan niyo ba yun? Gustong-gusto mo, ang pinaka-gusto mo talaga sa buhay, yung masunod ka at kung paano ka gusto mo masunod. For example, oh, sabi ko kay Mrs. Nay, nauhawa ko, gusto ko ng isang malamig na tubig. Malinis, malamig, ngayon na, okay?
Dahil naalamala ko ni Mrs. Naisip lang din, hindi enough yung ano, tubig. Ano ko, nagtimpla ako ng juice, na talaga napakasarap, nilagyan niya pa ng ano. Ano man, nilagyan niya talaga. Di, basta, kung ano man yun. Kanina, datay sana namin milk tea sa ano, nagkamali order ko eh. Kaya, mamahal ng milk tea, no? Hindi, wala ito mga ba. Anyway, na, gusto ko tubig lang, malinis na malamig. Binigay sa akin ay, milk tea. Coco, di ba? So, talaga yung matutuwa ba ako? Hindi. So, iniisip ng tao minsan, matutuwa ka. Ano ba, ako, hindi ko mapagaling sa misis, sarap dun eh, di ba? Pero kung ano yung gusto ko sa ngayon, ano yung exactly gusto ko, yun ang gusto ko magkaroon, di ba tama ba yun? Kaya sabi ng Panginoon sa John 4b naman, sabi doon, anong gusto ng Panginoon na worshiper? Ang hinahanap niya ay mga sasamba sa kanya at ang sasamba sa kanya ang spirito at katotohanan. Eh, paano nasamba naman sila eh? Bumubulog pa nga sila eh. Kung kaya, talo tayo doon. Ganun ba yun? Sa demonyo eh. Sinasabi ko na nga sa demonyo. Ayaw maniwala. Sa demonyo yun. Hindi ko pa alam. Okay? So, lumuluhod. Luwala at panood. Wala sa Bible yan. Okay? Sa kaya po yung ginagawa, di ba? So, obviously, okay. Tapos na tayo sa Catholic. Pinapanatagyan natin yung Pentecostal. Anyway. So, yan, okay? Tandaan nyo mga bata. Ang gusto ng Panginoon, alamin nyo muna. Okay? Kaya yung mga, alam nyo, mamahaling gusto nyo, ganun din yan eh. Misa nga, naasad daw yung mga, gusto ko lang kumain, basta, pero yung mga restaurant, tsaka yung mga tao ko lang muna, minsan, sobrang daming mayaman, sobrang daming problema siguro sa buhay, gusto nila yung masarap, yung gusto nila, kaya, sir, anong klase yung makakain nyo ngayon? Well done, or, mga ganyan tanong ka yan eh. Kasi alam nila, ang tao, gusto nga natin makuha, kung ano yung gusto natin makuha, eksakto sa gusto natin, okay? Kaya si Mrs. sabi ko, coffee, cold or hot. Yan, yan lang ang request ko kay Mrs. Ice tea ba? With, ano? With milk? Okay. So, ang ginagawa ko sa Panginoon, oh, purihan ka namin, ha? Gusto mo ba ganito? Ayoko na. Hindi, gusto mo, itong bibigay ko sa iyo. Yan, nagtatalunan. So, siguro na, ang Panginoon siguro, natitingnan sila, tapos, matalo, yung mga Catholic din naman, diba? Pinataas namin ng Panginoon, literal, diba? Ay, nagpakita pa sa Facebook, yung mga, ano, diba? Sumasay. Tapos iba, nabagsakan pa sila, no? Imagine nyo, anong ang ginagawa ng Panginoon sa taas, no? Mga loko-loko itong mga ito, ha? Diba? So, yun. So, tayo ngayon, ano yung application sa atin? Eh, gawin mo yung dapat exactly gusto niyang gawin natin. Kung paano natin siya dapat sambahin. Okay? Kaya, bakit wala punta sa ano ako ngayon? Ito, sabi dito kasi, nung pumunta siya, ang lahat ay na-move. Ibig sabihin ito, nakamdaman nila si Jesus nasa city nila. Okay, isa sa atin, ang ginagawa ng mga yun, mga nag-position dyan, talaga, diba, naaasawa ka minsan dyan eh. Pero sila, yun siya, yung mga pesta. Kaya siya itataas nila ang Panginoon, pero nagdodyo sila ng attention, pero yung attention na kinukuha nila, tsaka yung paraan ng pagtaas nila, walang kwenta. Ayun na naman, may, di ba sinabi nga sa Bible, wag kang gagawa yun, tapos paparada mo yung Diyos-Diyos na yan, ano ba? So, baliktad. So, ganun din yung Pentecostal, Jesus, ibang Jesus naman. So, tayo ngayon, anong application sa atin? Ganun, anong nagagawa natin para may taas si Jesus? Panginoon? Kanta mo? Kanta. Kanta, pero pinaka, yung talagang mamumove. Sa palagi ko, kilala na tayo dito eh. Sa palagi ko lang. Isang taon pa lang tayo. Okay, diba? Kasi may ginagawa ka sa Panginoon, talagang hindi nila pwedeng, hindi naman ano yung Jehovah na ano eh. Hindi pwede yun. Tsaka yung iba yun, kapit-bahay natin dyan ng Albinis. Wala mang kilala namin tayo nun. Okay? So, ganun dapat ang pagpapakilala natin sa Panginoon. Na ma-move siya. Kaya itong mga to, ang mga actors dito, buong sa Panginoon, yung disipulo niya, tsaka yung mga tao, no? Yung mga simpleng tao na pinuhi siya,
no? Not fearing the king, no? Not fearing Caesar, kasi yung sa loob eh, diba? Yung mga loyalista ni Caesar, ng mga eh, o yung ano man yan, mga politiko yan eh, huwag yung gawin yan, isa lang sa ano natin, hari, Caesar, imagine nyo yun. Okay? So kaya kung gusto natin ma-move ang cities, bansa, mundo, gawin natin exactly yung dapat natin gawin. Talagang ma-move yan. Kaya nga, kapasalamat ako dito ko na ginagrabas na Anderson. Yun talaga yung movement ng Diyos eh. Kung hindi mo sila maingay, kaya maingay din. Pinagtatanggal na yung mga YouTube dun eh. Diba? Yung ito sinishare ko. Mas sinishare ako, ba't wala na? Wala na, binura na. Ha? So, itang-gita mo yung ano eh. Hindi naman sila mga, pwede mga kabastusan nandun, okay lang. Diba? Kumikita yun, wala kang ginikita. Okay, so ako, inaano ko, ina-advise ko. Kahit yung mga bata minsan, pinapanood ko na yan. Ako masanay ko, ganun ang Baptist. So, nire-reclaim natin yung pangalan natin. Hindi tayo magiging GCF, ha? Okay, Baptist na, heart to you. Tapos, ay, paano mo gano'y ginagawa nila? Ganun yung gano'y natin. Ibang kausap ko ng isang araw dun, eh. Hindi ba? Ayun, kung saan, nag-meeting ka ng mga pasto. Parang, din nakatingin minsan. Hindi, ano nga tayo. Yan. Ngayari sa atin. Okay, kaya sabi dyan, the multitude said, this is Jesus. Okay? Alam, pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, katulad nga nung nangiti siya, umaatid ba siya ng victory, hindi nga siya saved. Okay? Then, sinayon ko na yung tunay na Jesus, yung tayo na naligtas, yung iba yung ngiti ko. Okay, gano'n ba siya? Diba? Okay, this is Jesus. So, hindi nga na ito sa mundo eh. Huh? And the multitude say, this is Jesus the prophet of Nazareth. Again, maraming mga propeta ngayon, propeta lang. Hindi naman totoo yung sinasabi, pero sikat din. Pero, sikat din sa kalokohan. So, kaya nga maganda sa mga Baptist, baka natin magalit sila sa atin dahil sinasabi natin totoo. At least, mapag-usapan din. Diba? Katulad na, pinasok ulit yung mga bading eh. Kasi alam ko yun ang mga hindi nila kayang gayahin sa atin. Okay? So hindi, kasi may chance pa yan eh. Lahat ba ng tao may chance? Sure, di may chance lahat ng tao. Ito yung scripture. Ah, sandali. Pero hindi tayo naaminin na mali sila, di ba? Pero may chance. So, hindi lahat. Okay, yung iba wala ng chance. Anak ng demonyo nga eh. Okay, yung iba meron ng lalo. Sasabi ko sa inyo, mga bading na naigiuso lang, mga bata pa. Okay? Pwede pa yung pera yung marami dyan, nagpalda na, okay, tapos pumapatol na sa kapwa nila, eh, pambi, yun. Disgusting na yun, okay? Ayan, so, sinong gusto nyo nakilala? Sinong gusto nyo pakilala? Kung hindi nyo nakilala si Jesus, hindi siya pa yun pakilala. Hindi ka pwede mag-preach, tapos mag-ano ka, yun ba talaga yun? So, kayo, as a child, inasabi ko lagi sa isa sa mga mother na dinapastol ako, may mga laging blessings sa aking anak ng pastor. Hindi ko madina yung power talaga ng Holy Spirit sa kanya. Kasi sa momento niya, pastor ako, anak ako ng pastor. So, bata pa lang ako, tinuturuan na ako ng tatay ko, nanay ko, tapos sa church pa. Tapos yung mga kasama ko pa, puro mga Kristiyano pa. So, na-expect mo ba, magloloko ba yun? Antindi na lang na kung magloloko pa yun sa buhay, yung gano'ng tao. Patutuwa lang. No, kaya ang expectation namin sa inyo, lumaki, bata pa kayo, medyo matindi rin. Huwag kayo ma-presyo, pero yun talaga. Kasi itong ginagawa natin every, kung kailan tayo may service, yun ang tinatay yung invest namin sa inyo. Yung salita ng Diyos. Na kahit ako, hindi ko makakalimutan, dami rin mga aral salita ng Diyos, hindi ko mag-inaccept eh. Kasi nga, minsan, hard-hating. Hindi mo kayang lunukin, yung sabi ng Panginoon eh. Ang hirap, paniwalaan. Eh, yung ako nung maging mayaman, pwede ba yun? Lahat ng tao, ganun ang gusto eh. Huwag kayo huwag yung i-desire na maging mayaman lang. Kung idagdag sa iyo ng Panginoon, okay yan. Okay? So, punan muna tayo. Hey, question. May question kanina sa people eh. Question ba? So, bang ba tayo ng Thursday? Salit, Thursday yan. Mag-Thursday eh.
Kasi nung nag-study ng scripture talaga, babasahin lang natin anong aral dito. Okay, pag-topical kasi tayo pag-Sunday morning, okay din yun. Mapokus tayo pero maganda pag-scripture lang, masaturate kayo ng salita ng Diyos. Hindi ko lang mag-wonder pag nagbasa kayo, hindi ko maintindihan. Eh dito, talagang hihimay natin. Amen? May isa na paglaban nyo, okay? Kahit ang mga anak, kahit nandito kayo, makinig kayo, ha? Amen. Sarang, alam mo na gano'n lang tayo. Sa bahay pa rin tayo. Okay? Sige, pray pa nyo, maraming salamat sa kabutihan sa amin, Panginoon, sa inyong mga salita na very powerful, Panginoon, pinakita nyo in your words and in your actions, Panginoon, and even yung actions ng yung mga disipulo, yung mga naniwala din sa inyo, Panginoon, nakikita namin, matututo kami na minsan you are lowly, very humble, Panginoon, na natutunan namin na maging ganun din, Panginoon, di tumingin sa kung anong sikat sa kapanahunan namin yun, na lumilipas naman, na makita namin nawa yung mga bagay na nag-endure at mga spiritual things na talagang magmamatter. Pag pagdating niyo, Panginoon, ito yung mga may dadagdag sa amin na mga pagdagdag sa aming tipo ng maglilingkod at makapag-ipo kami ng rewards, Panginoon. We pray na natutunan, especially yung mga kabataan, as early as possible sila yung maglingkod, makita yung kalooban, gawin nila at mag-stay dito, Panginoon, kung malalati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.